DCP-L2540DW guys, ang problema niya ay malabo yung kanyang printout kahit na bagong drum at saka bagong cartridge. So ang kailangan natin dito ay linisin natin yung kanyang laser, yung kanyang laser unit. So madali lang naman siyang linisin, pero ang mahirap guys ang pagtanggal ng kanyang mga cover. Kasi yung kanyang laser ay makikita natin sa pinakagitna ng machine, sa pinakailalim ng machine. So kailangan lang muna nating tanggalin lahat ng mga cover. So tingnan niyo mabuti kung paano tinatanggal ang kanyang cover para matutunan niyong tanggalin at matutunan rin kayong magtanggal ng mga cover at mag-ayos ng brother. So tingnan lang natin guys kung ano yung mga tinatanggal. Yan, sa likod tinatanggal natin yung mga nandoon. Tapos ito dito, nakikita natin yung kanyang mga wire. Tanggalin natin yung wire. Okay naman siya kasi yung wire niya may mataas at saka maiksi. Tapos may color coding yung pareho ng pinag lalagyan or kung saan natin siya tinutusok ay may color coding siya. So tanggalin natin. Kung hindi kayo sure kung sa pagbabalik niyo baka magkamali, pwede niyo picturean muna bago tanggalin yung mga wire para pag sa uli ninyo may balik siya sa tamang pwesto. Yan. At saka pagkatapos ng sa kabilang cover, tanggalin rin yung nasa kabilang cover niya. Yan, so wala ng cover both side. Ang screw ng kanyang cover dalawa lang, sa likod at saka sa harap. Yung the rest nun pinadikit lang siya. Ito yung, so yung tatanggalin natin yun ang kanyang cover sa taas kasi yung laser ay nasa gitna nito. Dahil pahirapan yung pagtatanggal, kailangan nating tanggalin yung kanyang tuko sa taas, yung kanyang scanner. Ayan, tinanggal yung ADF una, tapos tatanggalin din itong scanner niya. Para konti na lang yung tatanggalin natin. Tanggalin na rin natin tong mga gear niya dito sa likod para makita natin sa ilalim yung laman ng machine. Yan. So kasi kapag nakakopya na ito ng marami-rami, kailangan din natin palitan itong nandito sa likod, yung kanyang heater. Lalong-lalo na kapag hindi niyo nililinis yung kanyang likod, yung kanyang yan o, yung sa may pula banda, masusugatan yung kanyang heater, yung printout niya ay hindi na maganda yung kanyang printout kapag nasusugatan. Kaya kailangan siyang linisin at least once a week. Linisin siya. Ito, natanggal natin yung cover niya. Ito na yung kanyang laser. Ito na guys, no, yung laser. Itong itim na ito, ito yung laser niya. Tanggalin natin yung kanyang mga screw para malinis natin yung laser niya sa ilalim. Ito yung laser unit. Yung mga lens kailangan linisin kasi yun yung kadalasan ay nagkaroon ng mga alikabok dahil sa dami na ng printout o kaya ay dahil walang linis-linis yung ating printer kaya yung mga alikabok ay pumasok doon sa ilalim. Yan sa kanyang laser. Tanggalin lang yung mga screw, madali lang naman siya tanggalin. At saka ito na guys, no, yung ating pinakalilinisin para ang kanyang kopya ay may balik natin sa magandang printout. Ito, mayroong warning dito na ito ay nakasisira sa mata.
Subalit guys, hindi naman siya naka-own. Okay lang naman siya ating tatanggalin. Pero kapag naka-own to, hindi kasi siya mag-serious kapag hindi gumagana yung kanyang laser. Kasi kapag nag-kopya siya, laser yung kanyang gamit eh. Para mapicturan niya yung kinukopya niya. Ito lang naman sa ilalim ng laser. Ito na yung kanyang mga laser lens. Yan, no? Gamitan lang natin ng tissue o kahit na anong malambot na bagay, damit ba, para malinis, especially yung sa gilid. Diyan kasi yung medyo malabo na eh, sa gilid. So, lilinisin lang natin ng mabuti hanggang sa wala na talagang maiwan na dumi-dumi. Yeah, so linis lang guys, no? Ito lang yung kanyang pinaka-problema kapag pinalitan na natin ng bagong drum, bagong cartridge, ganun. Tapos yun pa rin yung printout. Yung sa gilid niya ay malabo pa rin. Dito 'yun. Dito na yung last nating linisin. Itong sa kanyang laser unit. Yan. So, tapos natin siyang linisin yung kanyang mga lens. Ito, linisin din natin itong sa labas ng kanyang laser unit. Sa kanyang mga cover. Para wala nang alikabok makapasok doon sa ilalim. Mahalaga kasi ito eh. Brush lang para malinis. Okay, pagkatapos na natin linisin, ibalik na natin sa kanyang pinaglalagyan. Ibalik natin yung kanyang mga screw. At maingat lang tayo at dapat hindi tayo makakalimutin. Kasi baka magkamali tayo eh. Magkamali tayo, baka kadalasang kamali ng mga technician yung screw eh. Pagtanggal, sakto. Pagbalik, may sobra na eh. Yan yung kadalasang problema. Pero dito guys, no, basta naka-video lang po tayo, malalaman natin kung saan yung kailangan natin lagyan ng screw. Pero konti lang screw nito guys, no. Sa gilid, meron lang dalawang screw. Tapos sa harap at sa likod, meron ding tagdalawang screw, so apat yung screw. Yung malalaking screw niya. Tapos dito sa gilid, dito, ito yung screw para sa kanyang laser unit. Ibalik na rin natin yung mga nasa likod. Pero pwede naman to hindi tanggalin itong nasa likod, no? Direct na lang kayo magtanggal doon sa kanyang cover sa taas. Pero tinanggal natin to para makita natin yung sa ilalim kung malinis ba siya. Yan, ibalik din. May guide naman para ibalik siya. Ito, ibalik yung screw. Dalawang screw dito sa harapan. Ibalik na rin yung scanner niya. Kung mayroon pa rin kayong mga katanungan guys tungkol sa brother,
Dito sa printer na ito na ganitong klase ng brother, DCPL2540 guys, DW. Kasi ito ay pinakagamit ngayon, lalo na sa mga eskwelahan na nag-print out ng module. Ang kadalasang pinaka-problema nito guys, kapag naka-print out siya ng 2000 pataas, ganun, madali lang siyang lumawo yung kanyang printout na sa gilid. So kailangan doon lilinisin lang yung kanyang cleaning blade doon sa kanyang cartridge. Yun yung unang-unang lilinisin. Tatanggalin yung mga itim-itim na dumikit doon sa kanyang cleaning blade. Tapos kapag natanggal na yung mga dumidikit doon, tapos malabo pa rin yung printout na sa kanyang gilid, ito yun. Ito na yung last solution. Kapag hindi talaga guys, kailangan na natin mag-change ng machine. Joke lang po. Pero yan yung kadalasan no, na problema ng brother. Yung madali siyang lumabo ang kanyang printout. Doon lang yun siya sa kuan, sa kanyang cartridge. So walang problema guys, meron tayong tutorial din yan dito. No, tingnan nyo lang sa ating channel yung tutorial kung paano maglinis ng cartridge, yung cleaning blade, at saka kung paano din mag-repair ng kanyang drum. Kasi yung drum niya, makakopya lang siya ng ilan lang kopya lang, mga 30,000 ganun, or 12,000. Pinakataas na yung 30,000. Ay masusugatan na yung gilid, kaya yung kanyang printout sa gilid ay umiitim na. Kailangan nating i-repair, lagyan ng scotch tape para hindi na umiitim yung gilid. So mayroon din tayong tutorial niyan guys, tingnan nyo lang sa ating channel dito pa rin sa Jams Chablitin Vlogs no. Para lagi kayong updated, i-click nyo ang subscribe. Yan no, at saka yung notification bell, i-click na rin. Ibalik na natin yung mga cover guys, madali lang naman si ibalik. Basta kung ano yung tinanggal natin, paano natin siya tinanggal no, kailangan lang natin siyang tingnan mabuti para maibalik naman siya natin ng maayos. Okay na, naibalik na natin yung kanyang dalawang side na cover. Ilock na rin natin siya using screw, dalawang screw sa likod at saka dalawang screw din doon sa harap. Ito dito sa likod, dito ang kanyang para sa open niya sa paper jam. Yan, no? Madali lang siya naman ilagay. Okay na siya. Yung printer natin tapos na. Ilagay natin yung kanyang duplex printing. At saka ilagay na rin yung ng mga kanyang mga tuko-tuko. Yan. Kasi extendable siya eh. Pwede natin siya extend pataas kung marami tayong print out. Ilagay natin yung kanyang cassette or tray. Yan. Yung ating cartridge drum kit. Ilagay na rin natin at turn on natin yung machine. Yan. Naglight siya. Umilaw yung machine. Ibig sabihin ay okay siya. Test print tayo. Tingnan natin kung okay na ba yung kanyang printout. Okay guys, no, ito. Okay na siya yung kanyang printout. Hindi na malabo yung kanyang gilid kasi yun lang yung kanyang problem. Guys, thanks for watching. For more videos guys, tingnan nyo lang sa ating channel.